Mahirap kasi lahat sila bonded na sa ko bago ko doon. So, yung mga kanta, matataas, mahirap lahat. So, for me, challenge talaga tong theater. Pero, hindi na siya nagiging challenge ngayon kasi natututunan ko na siya. So, na-enjoy ko na siya. Yeah. Napakabilis lang ng audition, mga 5 minutes. Like, pinakanta ka, after mong kumanta, hindi sila ng Tagalog song, kakantayin mo. So, may papaabot sila ng nota. Yun. Tapos pag na, tapos after nun, tapos na. Well, yung pinakanta sa akin, dapat AG song, pero yung pinakanta sa akin is kung ano din gusto kong kantahin. So, kumanta ako ng a song from Phantom of the Opera. Tapos, kumanta ako ng isang Tagalog na Martin Rivera. So, yun. After nun, okay. Parang, hindi sila na-impress. Okay, sige. Tawagin na lang namin ikaw ulit. Okay, ganun. Tapos biglang nag-text sa akin na nakuha ako. Ayun. first theater experience. How was the, kumbaga, compare dito sa ano, sa stage play? Bawal mag-buckle, syempre, kasi live eh. Yun nga, minsan kasi sa mga tapings, nalilate ako, kasi parang okay lang. Dito pag-galate ka, papagalitan ka talaga. So, yung disiplina talaga, yung the best dito sa theater. Yung boses mo nahahasa din, kasi araw-araw kayo kumakanta. Eh, usually sa bahay, hindi ako masyadong nag-focalize. So, yun. It's very different kasi live to eh. Yung sa ano tape, pwede ka magkamali. So, ito hindi. Yun talaga yung role na in-auditionan ko. Tsaka, nung audition kasi parang medyo nagpatawa talaga ako eh. Para, kasi gusto ko yung role eh. Kasi at the end, sila yung magkakatuluyan sa mga hindi pa nakakaragol natin. Sila yung magkakatuluyan. So, syempre, gusto ko ako yung makatuluyan. Tsaka, yung role kasi ni Tolitz, very ano eh, kalog lang. Pwede kong mapaglaruan, kaya yun yung maganda. And, sa ngayon, yes, habang ginagawa ko yung rock, mag-focus ako sa music, sa theater. Kasi hanggang, ang run namin hanggang September. So, maganda na matrain ako doon. Kasi gusto ko din talaga, isa yung mas tinitingala ko sila Ate Aisel, kasi nakapag, ano siya, international siya. So, ako gusto ko ganun din. Gusto ko mag-audition ako sa isang international play. Sana makuha ako. Yun yung goal. Actually, wala. Wala. Walang singer sa family. Pero nag-train ako sa choir nung bata. So, kaya, yun yung pinakamagandang training. Kung gusto nyo kumanta, gusto nyo pakantay, matutunan kumanta yung mga anak nyo, isali nyo sa choir. Kasi, pag laki nila, magiging trained yung boses nila. Well, the nicest and harshest feedbacks are always coming from my mom. Mm-hmm. She's my number one critic. Mm-hmm. And she's gonna text me every time I finish the performance. And she'll be like, oh, I hate the sound of your voice here. Oh, your voice cracked here. Ganyan, ganyan. So, for me, I don't care really about the comments. Kaya I really don't know. But the comments that I value the most are the ones from my mom. Kasi siya talaga yung nagsasabi ng totoo. I mean, hindi ka lalakoyan ng mom, so yun yung pinapakinggan ko talaga. Versus, my gosh, kahit mag-taping ako sa magpakailanman, yung iyak mo dito, ang pangit na. Ikaw siya talaga magka-cut na. Direk, wait lang. Direk, ano man. Ganun talaga siya, ever since, sa lahat ng bagay. Sa dati sumali ako sa competition sa other network. Siya talaga yung mas sayaw. Ano yung mga nanay na nasa likod na sila yung mas sumasayaw sa mga anak nila. Ganun sumama. And of course, I want to have a new show, but of course, it all depends on the management. But for me, I really just want to focus on this one first, mm-hmm. so that hindi ako maguguluhan. Parang one at a time. Mm-hmm. So, yun nga, as I said, after this one, I hope to land the project internationally. So, yun talaga yung goal. Alright, with that, congratulations. Thank you so much. Kim Molina. Intense. Like, mm-hmm. Wow. 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 Kasi hindi ko siya kilala. Well, kasi ating ACL kasi, dati pa ako bilir. So, I mean, fan na niya ako talaga. Pero hindi ko kasi kilala si Ate Kim before. Hindi ko pa siya narinig kumanta. Pero nung narinig ko siya, sabi ko, wow, okay. Akala ko like, sexy lang siya, maganda lang siya. Pero hindi eh, kaling niya kumanta. And si Pepe Herrera. Talagang, galing eh. Sa kanya ako kumukuha ng iba kong pagpapatawi kay Tolik. So, yung dalawang yun, my God, ang galing. Sa kanila ako. Tsaka si, ano, si... May mga bago kasing, si Sir Renz Verano. Ang galing! Ganda ng boses, bumagay sa kanya yung, ano, yung theater. Akala natin parang, singer lang siya na
jukebox na hitmaker. Pero hindi, theater a star din pala siya. Galing! Not marinig nyo. Kahit na gano'n ang situation. Hindi ko alam sa iba, pero sa akin maganda yung income. Joke lang. Yun nga, sabi nga nila, alam nyo, nakakatuwa kasi hindi nila ako tinitreat na star. Like, dun sa theater, patay kami lahat. As in, wait, ikaw late ka. Tapos pinapagalitan talaga ako. Sabi ko, shucks, hindi nga ako pinapagalitan, pero nga pinapagalitan ako. So, nakakatuwa na gano'n. Kasi hindi talaga siya money-making business eh. Talagang ano siya, craft enhancement business. So, kung talagang gusto mo talaga, walang angal. Lahat ng mga tao doon walang angal. Kahit na lumampas kami sa rehearsal time namin. Parang mas game pa sila. Ah, ulitin mo natin ito kasi dito kami. Ganon sila. So, doon ko na-adapt yung, oh, mga perfections pala ito mga ito. Sige, ako din. Ganon. Nai-inspire ako sa mga nila. Fan of the opera talaga. Nung pumunta sila dito, 4 times kong pinanood yun. Ganon ako ka-fan. Siyempre, yun talaga kasi yung range din ng voice ko eh. Tsaka yun din yung feeling ko kaya ko i-pull off. So, pag may audition doon, I'll definitely audition. Yeah. Alam mo, nagpapakita sila ng accent, di ba? Well, yung ginagawa namin sa rehearsal, sabi ni Chang, the director, sabi niya, use what you have. Yun lang isa yung sinabi niya. So, ano ba babe, sabihin nun? Hindi, for me, use what I have. I have voice, yeah. Tapos, you have the look. Naks, hindi naman. Yun. Use what we have daw. Mas probably. It depends, kasi some of the toilets, like si Pepe, kung napanood nyo dati, pag bumubuhos na emotion niya, tinatanggal niya yung shirt niya. So it depends yan sa mga toilets, sa interpretation ng actor. Anong play date? Ang makikita nyo na, like, ano, ang marunong pala itong kumanta. Kasi like yung mga kanta doon, matataas talaga eh. And full of emotions talaga eh. Makikita nyo na yung natural ako, kung paano ako sa comedy. Yun. Good question yan. Yung pag-internalize ko sa acting, pati sa theater. May acting coach ako sa theater, may acting coach ako sa TV. Medyo technical eh, pero sa TV kasi being like yung mga nilalabas talaga ng laman ng puso mo. Sa theater, katawan. Sa katawan una magagaling yung acting. Sa TV, sa loob. So parang isipin muna ito ka may iyak. Sa theater, kagalaw ka muna bago ka umiyak. Parang gano'n. Super! I'm super open. Like Yuki Watson. Game ako ron. Sobrang game ako dun. Parang yun nga eh. Theater acting in general is exploration. So like game talaga ako sa mga ganung roles. And feeling ko yun yung mga ano eh. Yung mga role na pinakamalakas ang applause. Kaya game ako. Hindi ko din alam eh. Siguro kasi may time na ano na tuloy-tuloy yung work, hindi maipasok yung theater. Pero ngayon na ano na habang wala pa akong ginagawa, may nakita akong window of opportunity to do it. So yun, audition ako. Yes, kasama siya sa bucket list ko simula nung nanonood ako ng mga plays. Ever since, parang I wanted to be one of them. So, eto na yung chance. Kaya, nakakatuwa. Vocalize. Vocalize lang everyday. Tapos, pag may mga mall show, natitrain, ganyan, kumakanta ng marami. Ayun. Yes. Lea Salonga, my God. Riot Kebiab. Yung mga ano na, batikan sa music. Gusto ko mapanood ako ng mga producers from different networks. Yun. Na parang, uy, gusto kong makita nila ako as someone that has talent, na kayang gawin to. Yun.